Act Like a Man, Taking Manhood Back, with your host, best-selling author, pastor, and manhood coach, Dennis C. I'm nagbabalikan Chink Positive at para sa buhay mo, inspirasyon ko ngayong umaga, kilalanin natin ang kwento ng buhay ng isang negosyante at author. He's a driving force behind ActLikeAman.org, the top manhood blog in the country. Senior pastor din po siya ng Victory Green Hills. Kaya please welcome to Chink Positive, Pastor Dennis C. Good morning! Morning! Wow. Morning, Chinkee! Wow. Morning! Hello! Sabi sa akin ni, ano eh, ni Dennis kanina, pag muna dito, ang hirap pala matulog, no? Oo, baka di ako gumising, di ba, ng ganun kaaga. Yun ang challenge. So hindi na po talaga kayo natulog? Hindi na masyado. For the love of Chinkee lang to. Grabe, natuloy din to, di ba? Matagal na natin pinag-uusapan to. Tagal diba? Na. Oh, but anyway, welcome to the show at sana, I'm sure kakayanin naman ng energy ninyo. Oh yes. Magpipreach pa kayo later. Yes, 9 a.m. at saka 11 a.m. Ayan. Friendship diretso na to. Yeah. Okay, sige, Pastor Dennis, sige, ikwento mo muna sa amin. How was your growing up years like? Childhood muna. Throwback tayo. Oo. Ang pamilya kasi namin, si Papa at si Mama galing sa hirap. Tatay ko taga Cagayan sa Tuao. It's a province called Tuao. And nag-try siya makipagsapalaran sa Divisoria. And he started out na kargador and runner sa Divisoria. Nanay ko naman, dayo kasi yung lolo ko from China. Okay. So pumunta silang Divisoria din. Doon sila nagsimula. So lolo ko kahit anong benta gagawin niya. And my mom grew up in that, yung ganun yung environment nila, no? Until nung nag-meet sila, nag-umpisa sila ng negosyo nila, nagtetela kami. Or in English, we're in the fashion industry. doon medyo umusbong yung business nila, yung negosyo. At kami nakaramdam kasi pang-apat ako sa anim. So wow. I think I was, though laki kaming tondo, during my growing up years, noong mga 7-8 years old, medyo maluwag na ang pamilya namin, no? So hindi ko masyado napansin yung paghihirap nila nung nasa tondo pa sila. And now that we moved to a new house, no? Okay. So growing up, well, medyo privileged din naman ako kasi nga napakasipag ng tatay at nanay ko. Pero in-expose nila kami sa negosyo early on. So ibig sabihin, nasa Divisoria kami every summer. Hindi po kami nagbabakasyon, lagi kami nagbabantay ng tindahan tulad ng lahat ng mga Chinese atas sa Pilipinas. Actually, magkaibigan yung tatay ko tsaka tatay ni Chinkee. Oo. We go way back. Yes. Okay. O sige, so talagang yun ang sabi mo, you were exposed, no, dun sa ganong klaseng buhay. Yes. So, naging automatic ba sa'yo o naging madali ba sa'yo yung pagpasok sa negosyo, like on your own? I started out nung nasa college ako. We were working students. Kasi may batas sa bahay eh, na after college, bawal ka na humingi ng pera. So, grabe naman. Oh, medyo matindi, no? Pero thankful talaga ako dahil yun yung batas namin. Dahil natuto kami early on how to make money, how to do business. So, nung first year college pa lang ako from Lasal, mag-jeep ako to Divisoria, tapos nag-aahente ako ng tela. No? Grabe so, siya, friendship tuloy-tuloy ha. O kasi okay. kailangan mo kasi in 4 years time, wala ka ng pera eh. So you have to start earning while you're still young. Okay. No, and so yun yung ginagawa ko 3 times a week nasa Divisoria ako trying to earn money, no. And so ganon kami na expose, ganon kami na train, lahat kami, all of us, 6 of us, we were trained that way. Alam mo, hindi naman lang ano eh, it's very typical of ano yung Filipino Chinese talaga na at a very young age. Kaya nga alam mo, may panukala talaga ako dapat na lahat talaga ng buong mundo yung namumuno talaga mga Chinese. Hindi, ano talaga mo ba? Hindi, pero I really admire yung work ethics niyo. Talaga naman, hindi matatawaran. Hindi, at saka alam mo kasi pagka pagka lahat ng mga namumuno Chinese, walang gera. Kasi lahat. O, banday tindahan. Grabe. So it's good na masaya naman po yung childhood ninyo, ha? Yeah. And of course, di ba? Kasi iba din friendship kapag ka, alam mo yon, parang naabutan mo na yung mga magulang mo na kumaga steady na sila. Diba? Tama. Kasi iba din yun eh, kahit papano, di ba? Like growing up,
siguro magaan sa'yo ang mga bagay-bagay. Hindi ko ma-emote. Well, siguro may pros and cons yung ganong ka-extreme din minsan na practice, no? Like, naalala ko pagka nagbabakasyon kami as a family, hindi kami kompleto kasi nga may kailangan magbantay ng tindahan, no? So, parang medyo weird lang na ang dami nating pera ngayon pero hindi tayo makapagbakasyon ng ganong ka... Oo, tapos parang lahat kalkulado. Pupunta ang restaurant, di ba? Mahirap umorder ng juice kasi mahal. No, kasi parang binibilang namin dati, ilang yarda ng tela yan, di ba? And I think in that excess, no, na parang in some ways yung buong buhay mo, it's all about money, hindi rin okay, eh, di ba? Parang parang walang meaning. No? It rises and falls kung mataas ang benta mo. Mm-mm. O malungkot ka dahil mababa benta mo. Saya mo dahil taas ang benta. No? Medyo ano lang, malungkot na ganun yung buhay. Ganun ang basihan. Yes, ng yes. Happiness at ng oo. Lifestyle. Kaya lahat kami, mataba kami. Kasi pag kumakain kami ng kanin, bawal may tira. Kasi oh, sabihin, oh, ilang yarda ng tela yan. So kakainin mo rin talaga yon. But it's really ano ha, amusing and interesting din kung... Diba, yung like kapag ka meron tayo, we gain insight kung sa mismong lifestyle ninyo at yung mindset ninyo. Kasi hindi yan automatic, diba? We are all really wired differently. Halimbawa, sa ito, sa mga regular na empleyado, diba? Parang alam naman nila na may parating din kasi na steady income. Mm-hmm. So, kumaga, steady lang din sila. Pero sa inyo, parang kapag ka, yun na nga, maganda ang kita, tuloy-tuloy din. Yeah. Diba? So, kumbaga, doon nyo lang nararamdaman talaga yung benefits na yung negosyo. Tama. Pero can you agree doon sa sinabi ni Pastor? Totoo yan. Na-relate ako doon. Hindi ba may parang sabihin? Binibilang mo lahat. Oo, kung pati ano juice, wag na lang. Hindi, kung ano yung negosyo talaga yun. Ano, hindi, oh, yan, sa kanila, ano, yarda. Sa amin doon, toilet paper. Alam mo ba, ilang toilet paper na bebenta natin bago tayo. Ibang klase talaga. Pero natuwa ako dun sa ano, yung bumabiyahe kayo na hindi kayo kompleto kasi kailangan. I mean, nakakatawa kasi kailangan may magbantay sa yes, tinta. Actually nakakatawa pag titignan mo ngayon. No? Parang, oh sige, may magnakaw, okay na yun, sige na, magbakasyon na tayo. Oo, pero kayo na nga, so when you were, oh, obviously not, so natupad ba yung ginawa mo na hindi ka talaga umasa sa mga magulang mo? Yes, kasi first year college, first time ko makakuha ng commission check ko. Ang usapan kasi namin is piso per yarda ang commission ko. Eh, sa divisoria naman, wholesale yan, di naman retail. Eh. Rolyo-rolyo yung inaano mo. Pero pahirapan yan ha, kasi kahit na salasal ako, kung walang boy na magkakarga ng tela, ako nang kakarga. Papunta sa, you know, so minsan nakakasira din ng ano, ng image. Parang Lasal graduate ka, no? Pero nakasando ka lang sa bodega. Saan ka papunta? Sa office? Next! Naka-shorts at saka sando, eh, no? Pero iba pa rin yata talaga pag hands-on, no? Yeah. I mean, is that something na, kumbaga, ay in-instill din ang magulang nyo sa inyo? Yes, I think my dad always tell us na, lagi niya sinasabi na, you want to be successful, you show up. Magpakita ka, hindi pwedeng wala ka dyan. And I think nakuha namin yan hanggang ngayon, no? You show up every day to work. Diba? Talagang trabaho, magpakita ka. Hindi pwedeng wala ka diyan, 'di ba? Walang virtual office. Yes. Pag sa pamilya namin, so dapat nandoon ka talaga. Okay, iba talaga ang presence. So ngayon, so yun na nga, so after college, mag fast forward tayo ng kaunti. Saan punto ng buhay ninyo naramdaman ang calling to serve, 'di ba? Like, you know, in your capacity as a pastor. Yeah. Kasi you're very young. I mean, yes. 'Di ba friendship? Minsan kapag sabi mong pastor, medyo ano na, hindi naman pa senior, no? Kasi nagpipitch ka din. Pero, you know what I mean? Like, medyo matagal na ang experience nila. Malawak na ang experience sa buhay. Sige. Yeah, siguro nung, kasi nung 13 years old ako. Okay. May pumuntang isang pastor sa school namin. So, nung nagsalita siya, first time di ako nakatulog. Sabi ko, ang ganda nito, ah. And yung mensahe niya kasi is, pwede mong baguhin yung mundo mo. Where God has placed you, pwede mong baguhin. Siguro na-inspire ako noon at the age of 13. Sabi ko sa kanya, after niya magsalita, nilapitan ko, eh, hindi naman ako lumalapit, mahayain ako eh. Sabi ko, alam mo, pag laki ko, gusto ko maging tulad mo. Hindi ko alam na may ini-instill na pala sa akin yung Diyos na one day, pupunta ako sa different campuses, magse-seminar ako ng leadership na about integrity, about faith, about excellence, and I started doing that.
No? Siya nga yung, actually, siya yung first boss ko after the family business. Yung pastor na nilapitan ko, si Pastor Ferdy, siya yung naging unang boss ko. Wow, right? And I started going to different campuses. Diyan din kami nag-meet nila, Chinkee, no? Si Chinkee kasi, institusyon na yan dati pa. Yeah. Bata pa lang ako, matanda na yan. Grabe to. So, parang, nakatingin na rin kami kay Chinkee kasi umiikot din yan eh. Marami rin yan natutulungan. So, I was one of those that na nakita namin na sarap din ang ganitong buhay yung tumutulong ka lang sa kapwa. Mm-hmm. No, sharing what you know and learn. Okay, so when you, siguro when you look back, kailan or ilang taon ka nung una kang, I mean, how do you become a pastor ba? Like, di ba? Parang yeah. You train, di ba? You train for that. Well, may training din siya. Pero I think it's more of a, tulad ng kahit ano namang trabaho, it's a calling. Diba? And being a pastor naman, di ibig sabihin na mas mataas ang trabaho namin compare sa iba. I think yung trabaho natin, it's all the same, diba? Sa view ko kasi, ang trabaho ng isang broadcaster at saka ng isang pastor, parehas lang yan. It's sacred. It's a holy work. Diba? We do work for God, diba? So, I think early on, kahit na may ganon, kahit naman noong 13, feeling ko gusto ko to, I had to go through business, nagnegosyo pa rin kami, nagtrabaho pa rin ako sa family. And it's a way, it's a process of learning eh. Marami pa rin binibuild naman na character ang Diyos sa atin, no? Going through that journey. Okay, yeah. So yun na nga po mga kapatid. Ito nga si Pastor Dennis C. ay meron ding isang tinatawag nating manhood blog. Okay, and that's something na pwedeng ikwento mo sa amin later. Dahil I'm yes. sure madaming kapupulutan ng aral ang mga kalalakihan, okay, mula dito sa kanyang blog. So that's coming up in just a bit, but for now, short break muna tayo. Kanina pinag-uusapan po natin yung kanyang ika nga yung ano, yung parang childhood memories, no? Yun nga, laking divisoria, yung mga magulang niya laki rin sa hirap, talaga nagtiis, nagtiyaga. And then ang kagandahan po dito, sa murang edad sila po ay naturuan na talaga paano mag-umpisa ng sariling negosyo. At yun nga, may patak lang sa kanilang bahay na pag sila po ay graduate na, eh, wala ng alawan. So napilitan talaga gumawa ng paraan. Pero nung ano, may isang yugto na kanyang buhay, may narinig siya isang ikang tagapagsalita at nahikayat talaga siya na sinabi niya, paglaki ko, gusto kong maging katulad niya. Yan ay isang pastor. At naging inspirasyon niya, kaya siya ngayon po ay naging isang ganap na pastor na rin. Pero ngayon po, bugot sa pagiging pastor, may isinulat po siyang isang ano, actually aklat. Hindi lang mga aklat, pero meron din siyang isang movement na tinatawag na Act Like a Man. Yan ang pag-uusapan po natin. Ano po yung movement ng Act Like a Man, Dennis? Alright, yung Act Like a Man kasi nag-start lang yan with an idea. Na parang okay. Nag-google ako noon, tapos sinulat ko, tunay na lalaki. No? So ang lumabas sa Google, first 3 pages, mga website kung saan medyo pornish ang dating. Tapos yung mga lalaki nagpo-post na ng mga sexy pictures ng mga babae. Sabi ko, ang lungkot naman ito. Parang ang isang tunay na lalaki medyo bastos. No? Pero so parang gusto ko sana ma-redeem lang tong pangalan ng lalaki, di ba? Or Pinoy. Or so meron ako mga friends na kinausap na mas maraming social media following. At that time, this was around 7-8 years ago. Yeah. So sinabi ko, oy, tulungan niyo naman ako. Gusto ko mag-start ng website. Pangalan, Act Like a Man. No? So bigay lang kayo ng vlogs. Hindi ko alam na puputok siya. Siguro dahil nga sikat yung mga nakausap ko. Right? Si Chinkee nag-guest doon on the first year. No? Kaya siguro tumaas agad. Grabe ka wow. Chinkee. Influencer kasi siya. Yeah. Yeah. Oh, macro-influencer ka kasi. So it garnered thousands of views until it reached a million nung yung readers ng Act Like a Man. Mm-hmm. And then naririnig ko na sa labas na ano na to. Sabi ko, gawin na natin libro. And so I wrote the book Act Like a Man. It's a compilation of the blogs that we had and then just konting revision lang. And we go out now to different countries and even in the Philippines. And we talk about manhood and what real manhood is all about. So what is real manhood all Nox about? Naman. Yon. Siguro to encapsulate manhood, no? Ang mundo kasi for a man, it's all about consuming. Yeah. Mm-hmm. Biling ko to, biling ko yan, makuha ko to, ito lang, di ba? But real manhood, pag tinignan mo no, how we were designed, we were created to be ano eh, cultivators and creators, not consumers. No, na tayong gumagawa ng paraan kaya nga meron mga budget diary because why do we want to save? Kasi nga it's for our family, it's not just para kainin ko lang at i-consume ko lahat ng sweldo ko,
pero nakapag I'm blessing others, no? And I'm helping others. I'm not just consuming, but I'm already cultivating kung anong binigay sa akin ng Diyos. No, parang meron tayo sa Genesis nakasulat 'yun eh na kinuman ni God si Adam, dapat trabaho. I-cultivate yeah. mo. Yung word was the word cultivate sa Tagalog, palaguin mo lahat ng binigay ko sa iyo. Mm, no? So may bibigay ako sa iyo, responsibilidad mong palaguin 'yan, no? And I think that's manhood. It's learning how to cultivate. Binigyan ka ng girlfriend, ng asawa, palaguin mo 'yan, no? Dapat lalo siyang gumaganda, lalo siyang naging mabait pagkasama ka niya, right? Because you're cultivating it, right? Binigyan ka ng negosyo, ganun din, palaguin mo 'yan. Hindi 'yan isang prayer lang, Lord, bless mo 'to na lumago. I think it's our responsibility now na palaguin kung ano man yung binigay sa atin ng Diyos. Oh, nakakatuwa naman. And ang na-appreciate ko doon yung sinabi na even sa mga asawa, 'di ba? Na dapat lalong gumaganda yes. ang misis habang kasama niyo siya. At yung, di ba, kahit sabihin naman natin, life is really hard naman, di ba, as it is. Pero kapag ka, yun na nga, may support ng tunay na lalaki, nakikita niyo naman kung masaya. Or oo, hindi. Kung anong epekto. Ang asawa na ano, eh, reflection lang ng ano, ng mister. Yung misis, reflection lang. Kaya kung maganda si Mrs., ibig sabihin, maganda ang suporta ni Mr. Yeah. Kala ko guwapo si Mr. Oo. Kaya nga kung maggastos si Mrs., oh. ibig sabihin... Supportive talaga si Mr. Stress si Mr. Okay, sige. So obviously, it goes beyond just, you know, providing, you know, yeah. for the family. But let's say, anong definition ng... tunay na lalaki para sa, let's say, hindi pa married, sa mga yeah. single, sa mga bachelors out there, or even the millennials yes. na siguro kahit pa paano ay nagsusoul searching pa. Mm. Diba? Yeah, siguro, Pastor Dennis. Siguro ang goal naman ng buhay, hindi lang makakuha ng asawa. Some might not get one. Right? And ang hirap naman, di ba, pagka yun lang yung pinakaano mo, basta happiness ng buhay ko, magkaroon ako ng partner in life, di ba? Makita mo naman, ang dami nga nag-aanal, di ba? Ibig sabihin, hindi ganun. It's not as... you know, it's a great marketing for a lot of singles na magkaroon ng partner. Pero at the end of the day, you should learn how to maximize your present. Kung sa akin nilagay ngayon, di ba, be good at where you are, di ba? For me kasi, life is parang it's an art. Kung saan ka nilagay, lagay mo yung emotions mo doon. Bigay mo lahat mo. Di ba? Like, nung nasa Divisoria ako, sa totoo lang, walang ka-art-art yun. Di ba? Panay pera lang at saka 'di ba yung pag nagyayarda ka ng tela wala namang art doon 'di ba, but there's something about selling the textile na paano ko ba papalaguin pa to, how do I sell better, how do I create now that I'm a pastor preparing my message, you put art, you put drama into what you do, right? And you get to enjoy it, meeting people, having coffee, waking up at 5 a.m. to be here at 6 a.m. You know, you. It's the art of influencing people, no? And I think that's life. Ganun ang buhay natin. Dapat nakikita mo na may emotions dyan eh. You put your emotions sa buhay mo, no? Ano yung nakikita nyo ngayong kakulangan, no? Or siguro sabihin natin medyo... pwede pang, let's say, like an area of improvement na nakikita nyo lalo na sa mga kalalakihan. Yeah. Of different ages. Yes. Okay. I think yung isa sa pinaka, no, na, in fact, I think, Chinkee, hindi ko alam kung maalala mo, no, na sinabihan mo din ako dito. Right? Na the key word is patience. Mm. No? Kasi laging namamadali ang mga, well, not only guys, even women today, no, parang, pagdating sa success, pagdating sa greatness, gusto agad, mabilis, instant, siguro dahil sa Instagram or sa Facebook. Diba, we live in that instant generation na feeling natin, basta gusto ko na maging ganito, di ba? Or goal ko maging chinkitan in 2 years. Eh, 20 years niya yung ginawa, di ba? And I think that patience, no, and learning now and looking back in my life, siguro nung natanong nyo nga yung childhood, you get to reflect din, no, and you see na, grabe din yung journey na binigay sa akin ni Lord. Inalaw niya ako, 'di ba, na gawin lahat 'yon and learn the hardship, na walan ako ng pera, 'di ba, with wrong investments. All of these things, parang it's part of being patient na every time namamadali ako, laging may nangyayaring mali. Pag inuunahan ko si Lord, laging may problemang nangyayari because I'm not as patient. Oo. No. Totoo ba 'yon na ngayon yung mga kabataan yung may 30 curse of 30
ng feeling nila pag hindi sila umabot ng success ng or gusto nila sa 30, eh parang yes, loser na sila. Totoo ba yun? Oh, sobrang daming ganun. Ang dami na namin nakausap. Even in church, ganun yung thinking na dapat by the age of 30, ganyan. By the age of 40, wala na akong trabaho, retired na. Parang, ha, re-retire ka na. Parang mamamatay ka na maaga pag nag-retire ka at the age of 40. Diba, tatay ko 70 plus na nasa Divisoria pa rin. Diba? So, ibig sabihin, syempre, pwede naman siyang nasa bahay lang, nag-e-enjoy, pero mamamatay ka na maaga. Hindi ka gumagalaw, hindi ka nag-iisip, wala kang ini-innovate, wala kang kinukultivate. Sa tingin mo, enjoy yon. Mm-hmm. Diba? Ang hirap naman magbakasyon ng isang taon na wala kang ginagawa. Diba? I think, yun nga eh, no? As your patient. And I think yung isa sa mga key concept na nakatulong sa akin is yung tinatawag nating kairos mm-hmm. moment. Kasi yung time, yung word na oras, okay, sa Greek word, dalawa yan eh. Chronos, yes, watch, chronos, yes, and kairos. Chronos is yung everyday lang natin. Gising tayo, kain tayo, punta tayong office. Everybody does that. 100% almost everybody in the Philippines. Mm-hmm. We live through chronos, time, no? Pero may tinatawag na kairos, ito yung opportune time. Timing. Na hindi mo alam kailan darating. Mm-hmm. Pero pag hindi ako faithful sa chronos ko, when the kairos happens, I don't even notice it. Hindi ko alam na, wow, yun na pala yung opportune time. Mm-hmm. Nagli-league of ano lang ako, di ba? Or battle of the ganyan sa iPhone ko. Nakalimutan ko na dumaan na, nag-hello na sa akin. Hindi ko pa napansin. Sin, that was a moment for me to shine. You know? Alam mo, totoo yung sinasabi niya mga friendship, ah, mga kapatid, na yun nga, opportunity does not come to people who are lucky, as they say. Opportunity comes to those people who are ready and prepared. Kung handa ka talaga, no, yung oportunidad, ang dami eh. Pero pag minsan, kahit na nandun ang oportunidad, pero pag hindi ka handa at di mo nakikita dahil busy ka sa ginagawa mong iba, eh wala. Nadagpas talaga. Oo. Yeah. So, you said patience. Ano pa sa tingin nyo ngayon ang yung mga traits sana no, na kung pupwede ay makamtan ng mga kalalakihan para lang the world will be a better place? Yes. If there's one thing also na siguro growing up, yung sinabi sa amin ng tatay namin, life is not fair. Mm. It takes a lot of hard work, di ba? Sacrifice. Ito yung mga values na nakakalimutan na natin ngayon. Sakripisyo, di ba? Wala naman trabahong mabilis. Kung mabilis ang trabaho, lahat may trabaho. Mm. Right? It takes a lot of hard work. No? It takes a lot of gising ng umaga, di ba? Trabaho. Kasi kami ganun eh. Sa Makati kami nakatira, nasa Divisoria yung... So, 7 a.m., 6 a.m., gising ka na. Nagbe-breakfast ka na ng 7 kasi magbibiyahe ka pa. Di ba? Tapos uuwi ka. 8 o'clock na. It was not the normal life. Diba? Marami akong parting na miss kasi nasa tindahan ako. Marami akong summer na ano. Pero looking back now, well, I'm enjoying life now. I have 4 kids. I have a wife. I know how to save. Diba? Wala akong utang. It's so free ang buhay ngayon. Parang ang bilis I can serve God at my own time, right? Ang dami kong volunteer work. And I'm able to do that. I look back dahil ang dami kong na-sacrifice nung from 12 onwards, di ba? Sa daming parting di napuntahan na nagtatrabaho ka, nag-iipon ka. Those are things na you look back and say you're thankful na, o nga, no? Life is really hard and it takes hard work to do that. No? And I'm sure si Chinkee can also attest to that. Mm-hmm. Dahil halos, parang you guys are cut from the same cloth, di ba? Mm. Parang gano'n na nga, di ba? Oo, kasi so, ano, magtetela siya. Ang galing. Ang galing naman ang sinabi mo. Oo, cut from yun. The same cloth. Oo. Eh, paano kung bakery siya? Cut from the same, ano? Dough. Oh. Ito, may sinabi nga dito ni Jenny Dimitri. Sinabi niya, Chronos and Kairos, Yasu from Athens, Greece. Diba? Layo talaga na nararating ng mensahe. Oo. Pero siguro, friendship ikaw, dahil nga, alam mo si, of course, Pastor Dennis, sinabi niya nga na, institution ka na talaga, di ba? Mm. Ano naman yung sa tingin mo, apart from what he has already mentioned na yun, so there's patience and hard work, mga virtues or traits siguro na kailangan sana i-embrace, di ba, ng mga kalalaki. Ako yung ano lang, yung I would pound more on patience. Ang ibig sabihin kasi ng patience is the ability to wait without complaining. Ang hirap talaga nyo. Mm. Yung talagang kaya mo maghintay na hindi ka nagbibilang, hindi ka nag-ano, di ba? Yung parang, ang yun yung nakita ko talaga eh. The reason why some people get impatient because marami silang free time. My point. Kasi 'di ba kung busy ka, alam mong productive ka,
Wala eh. Paano mo sabihin na, ano, ba't ka nagiging impatient? Ang dami mong ginagawa, di ba? Yung mga daming reklamo sa buhay talaga, yung maraming oras talaga, nakakalungkot, di ba? May reklamo sa traffic, kasi madalas siya sa traffic eh. May reklamo siya sa sweldo niya, kasi parating tumingin siya sa maliit na sweldo niya. Imbis na gumawa ng paraan na palaki ng kita, ay yun yung nangyayari. So they dwell on the ano, minor, not on the major. They dwell on the problem, not on the solution. Tama. Okay, so madami pa tayong pag-uusapan along with, of course, with our special guest, Pastor Dennisy, and of course, our wealth and life coach, Mr. Chinkee Tan. Pero maya lang po yan dahil mag-short break muna tayo. Kanina pinag-uusapan po natin yung ika nga, yung mga challenges ng mga millennials po ngayon, mga kabataan po ngayon. Lalo na pag hindi pa umabot ng, ang gusto nila ng tagumpay ng 30, eh, pinsan na frustrate na sila, loser na daw sila. Kaya nga very important na kailangan matuto tayo sa buhay, success, you need to go through a process. Hindi lang mo yan. Ngayon po, marami po siyang ikang adhikain, no? Hindi lang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero paano natin ma-apply ang salita ng Diyos sa isang praktikal na yung pamamaraan? Kaya siya po ay nagsulat ng mga aklat para makarelate po ang karamihan ng tao. Ngayon, pag-uusapan po natin yung mga aklat na sinulat niya. Pastor Dennis, pwede bang ibahagi mo kung ano yung mga libro na isulat mo? Yes, ang unang librong nasulat ko dahil kay Chinkee Tan is yung Rich for Life. Kinukulit kami ni Chinkee noon, magsulat na kayo, ang dami niyong sinasabi pero hindi niyo sinusulat. And so thankful ako kay Chinkee dahil dito sa Rich for Life. This came out dahil nga nung sabi ko nung nasa Divisoria kami, and ang dami, syempre kumikita ka na ng pera, feeling mo, yaman mo na, di ba? 16 years old ka pa lang, may cheque ka na, 6 digits na yung mga cheque. And so, when I started saving up, may lumapit sa akin, sabi niya, mag-invest ka dito sa isang negosyo ko, and I'll give you 2% a month. Wow! Pagbalik. Wow, ang taas! Sabi ko, wow, sarap, no? Pagka-Chinese ka, binibilang mo na, no? Lahat ng pumapasok na pera, nagkakaching-kaching ka dyan. After less than 2 years, natakbuhan po kami. Kasama nung taong nakipag-usap sa akin, and I lost 80% of my income. Oh. Lahat ng trinabaho ko nung nag-jeep ako from Lasal to Divisoria, ubos. Medyo masakit dahil in less than a year, I was getting married. Mm. And that was supposed some of our wedding money na nawala. Buti na lang bata pa ako. Pero yun nga eh, marami nagsasabi, nalulungkot ka ba na nawala? Well, in some sense, malungkot ako na nawala. Pero it's a big lesson for me. Mm. And because of that, kaya ako nasulat tong libro, Rich for Life. Ang puso lang ng libro na to is maraming tao gusto nilang yumaman. Mm-mm. They want to get rich. Gusto nilang mag-accumulate ng pera. Pero kung yung sarili mo, tingin mo sa sarili mo, mahirap ka. Kahit anong yaman mo, mahirap ka pa rin eh. Money will not help you. Money will just make you more greedy. Money will consume you rather than yung money makakatulong sa'yo, no? Mm-hmm. And so that's why I wrote Rich for Life. Yes, no? One money lesson that you can, yung talang greatest money lesson. Yun kanina pinag-usapan naman, money mistake yun eh. Mm. Diba, wag mag-invest sa isang bagay na hindi mo alam. Ang money lesson naman na pwede mo i-share. Siguro yung nakita ko, no, is si Lord kasi ayaw naman tayo maging, God doesn't want us to get rich. God wants us to be rich. Mm. I know it's one word, get and be. Pero ang layo nun, iba yon. To get lang is kuha ka lang ng kuha, pero yung puso mo hindi tama. Wala pang pagbabago eh. So greed can be the one that will destroy you. Eh. Mm. To be rich means kahit wala pa akong pera ngayon, dahil patient ako, marunong akong mag-sacrifice, my being already is being prepared so that when the money comes, it helps me, it does not destroy me. No? Mm. Yan. So, yan yung Rich for Life. No? Napaka-importante. Partner po yan ng mga libro ni Chinkee. Kailangan mo itong bilhin. Mm. Kung gusto mo ng budget diary, yes, you need this. Okay. Tapos, of course, yung Act Like a Man, yung collection ng vlogs namin. And our last book, sinulat ko with my wife, si Tammy, Why Settle for Good Sex When You Can Have Great Sex. Okay. Yon. All right. Okay, actually, it's for singles and it's for married people. Maraming nga nagsasabi, oy, baka pang married lang yan. Alam naman natin sa Pilipinas, we're one of the highest of pinaka-sexual Asians, di ba? Sa mundo, we're very high. We commit sex even before marriage. That's why we wrote this book. Ang pinaka-heart naman ng libro na to, hindi naman po to, wala pong picture sa loob, wala pong ganyan dyan. Mm-hmm. Again, we go back to the heart of
what makes a relationship work, whether it's sex or non-sexual. Diba? Ang pinaka-problema ng tao is selfishness. Mm. What's in it for me? Anong pwede kong makuha sa'yo? Diba? Gusto kita maging girlfriend dahil ang ganda mo. Gusto kita maging boyfriend dahil ang yaman mo. Mm. Right? Or may kotse ka. And even in sex, that happens. Diba? Na iniisip mo lang sarili mo. Dahil kailangan ko. But you don't think of your partner. And I think the key of a great relationship is to be selfless. Mm. Na it's not about you. I got married, it's not because of me. Yeah, of course, I get happy because I married you. But at the end of the day, it's about mutual fulfillment. Mm-hmm. No? Kasi maraming mga married couples, maraming expectations from one another. Yes. That's the reason why. Yun yung ano, tama ba? Yun yung, how can we ano, cure that, yung expectations na yan? Alam mo, ang hirap i-cure yan until you come to an awareness. Mm-hmm. Di ba? Dapat ma-aware ka talaga. Like nung bago kami kinasal ni Tammy, kasi si Tammy, pag makita mo yung picture, sobrang ganda. Ang ganda talaga ni Tammy. Kung sa looks department lang talaga, nalugi siya. Alright? Naamin ko yon, no? Hindi ako nagsisinungaling. Good morning, Tammy. Hi, Tammy. Right? Nasa state siya ngayon. So, single dad ako ngayon. But, sabi ko, pagka sinagot niya ako, I'll be the most selfless man. Talagang pagsisilbihan ko yung kung anong kulang ng mukha ko, bibigay ko with my service. Kilay lang talaga yung lumamang sa akin, no? So, eh nung nabuntis siya, eh yung bahay namin, 3 floors yan eh. So, kailangan mo umakyat. Eh pag gabi, lagi siyang nagda-dry yung throat nung buntis. Siguro may bago sa body niya. So, sabi ko, ganito na lang yung plano natin para di na tayo bumaba to the first floor. Magdala ka na ng pitchel ng tubig para pag inubo ka, inom ka na lang. Eh, one night, umubo. Tapos, tinapik niya ako kasi nakalimutan niya akyatin yung pitchel ng tubig. Sabi niya, baba ka, kuha ka na tubig. Nahirapan siya. Ako naman, di ba, mga 2 a.m. ata, ang labo naman. Di ba? May usapan tayo. May pitchel ng tubig, ikaw mag-akyat. Di ba? Pero syempre, being a good husband, kailangan ko bumaba. Kasi kawawa naman, ako rin naman nabuntis sa kanya. Di ba? So, pero nung bumababa ako, talagang pumapadyak ako ng paagalit na galit ako na parang, ba't di niya kinuha? Masisira araw ko, ginising mo ako, 2 a.m. Tapos talagang kinausap lang ako ni Lord, wow, sobra mong selfless, ha? Di ba? Pinangako mo ang buwan, ang bituin, ngayon tubig lang, hindi mo pa mabigay. No? And I know that's funny, it's small, pero parang sa akin, sobrang laki nun yung realization na sobra akong selfish, tubig lang, pinagdadamot ko pa, tapos nagdadabog ako pababa para kunin yung tubig, di ba? Alam ko naman, may paa siya, dapat siya na lang kumuha, di ba? And there's more major things in marriage that this would nalalabas to sa atin na how selfish we really are. Mm. And only if you come to that point of selflessness, no? And it's a journey that everybody has to go through. Some will get there, some won't. Di ba? Sa akin talaga, grace lang talaga ni Lord where you become selfless, no? And I think it's a daily thing. Araw-araw yan eh. Mm-hmm. Na itetest ka about your selfishness kasi yan ang nature natin as men. Okay, no. Sige. Nakakatuwa yung kwento niya. Simple lang, pero talagang aminin natin. Yes. Ang hobbies ay hindi laging willing bumaba. Grabe. At mautusan ng 2 a.m. in the morning, di ba? Di ba? Relate ako dun. Yung pagod na pagod na ako. Di ba? Pagod na pagod ka na, di ba? Galing ka sa, let's say, trabaho, biglang sabihin sa'yo, pagtimpla mo naman ako ng hot tea, may kamay kagawin mo. Ganun talaga. So, ikaw pa eh. Ikaw, Tis. Ano mo? When I was pregnant, nautos talaga ako. Sinasak, bahala siya, di ba? Ako din parang, I'm sorry, ngayon lang ako babawi. Charger na hulog. Ay, can you please? Nandiyan lang, oh. Siyempre, di ba? Malaki ko na, hindi mo na kaya. Ang hirap mga talaga. Ganun, di ba? Parang, ay, nauubo din ako. Water, please. No, but anyway, we appreciate naman the men, di ba? Yeah. Alam natin yan. Dahil hindi, sabihin natin, mas magaan ang buhay kapag may katuwang ka. Sige, isa na lang ang ano, siguro para sa akin sa pamahalaga. Paano mo masasabi mo naman sa mga kalalakihan na yun nga, hindi nagiging productive sa buhay. Mm. Hindi naman dahil tamad sila, dahil takot. Mm. Oo. Ano masasabi mo? Yeah. Siguro,
advice ko lang no sa mga lalaking ganun na laging takot, trying to play it safe. Okay? Safe is the most dangerous place to be. You don't want to live a safe life. 'Di ba lahat ng safe? Ano tayo, obsessed ang kultura natin sa safety eh. Mm. Kaya makita mo 'di ba, safety first, 'di ba? Safety ano? Okay naman 'yan, 'di ba? Bago umalis, 'di ba? Be careful, 'di ba? Stay safe, 'di ba? Ingat, 'di ba? So it's all about safety. Every day, we're reminded, be safe, be safe, be safe. And in some ways, nakakalimutan natin mag-risk in life. And many of life's challenges, you have to take risks. Mm-hmm. No? And to live dangerously is to know your call, saan ka tinawag ni Lord, at the same time, maximizing my present that requires a lot of sacrifice, a lot of patience, di ba? And a lot of just showing up every day. No? Na, kasi hindi siya ano no, hindi siya as entertaining, you show up every day, parang walang excitement. So ganun, yeah, you show up every day and wait for that opportune time nga to come, no? And yun nga, tanggalin mo sa mindset mo, diyan lumalabas yung mental toughness, diyan lumalabas yung higher EQ if you understand that life is not that easy. So don't play it safe. Yeah, always play it safe, nothing will happen to you. Yan na kung nasaan ka, yan na yon, because you're playing it safe. You don't want to take risk. Mm-hmm. Diba? Pinagpe-pray mo, sana lumago pa ako. Are you playing it safe? Then you stay there. Because that's safe. Diba? Mm-hmm. Yeah, parang sa laro, diba? Yung nanay ko nung bata kami. Ewan ko si Chinkee kung ganun din. Diba? Laging, dyan ka lang. Huwag kang tatakbo. Baka madapa ka. Diba? So nakatayo ka lang sa playground. Naka-good morning textile kami ni Chinkee. Diba? Nakatak in yung shorts. Di kami nakikipaglaro dahil baka madapa kami. You play it safe, nothing will happen to you. Tama. You take risk, baka may sugat, tamaan, makipagsuntukan sa kaibigan. But then that's life. Pero at least ma-enjoy ka. Diba? Yes. Oh, so right now, where can they buy your books? Yung tatlong books. Ulit. Yan, ang tatlong books ko nasa Shopee, nasa Lazada, yeah. Oh! Online, okay. Tulad oh, ni Chinkee. So, Shopee, ano yung title ulit? May Act Like a Man, mm-hmm. Rich for Life, dahil mahaba to, Great Sex Book na lang. Okay. Alright, so you can buy those books, you can check it out. Pwede rin mag-order online. Punta kayo sa actlikeaman.org. Nandoon yung instructions on how to buy the books. And it's in different bookstores also. Mm, paano ka naman makokontakt ng mga ibang tao? Sa mga gustong mag-imbita sa'yo. Ayun. Better to follow me on Facebook. Okay. Just type Dennis C. Pag may makapal na kilay na gwapo, ako lang yon. Wala nang iba. Okay, siyempre sa Twitter, Instagram, Dennis Sia C. S-I-A-S-Y. No, so medyo ano kasi ang pamilya namin eh, from Injap Sia and Henry Sia, no? So Dennis Sia Sia. Max naman. Leveling. Yes. Dennis Sia Sia for Twitter and Instagram. Yes. Okay, and siguro final message, no, sa mga may pinagdadaan ng matindi sa buhay, nawawala ng pag-asa at inspirasyon. Just talk to them. Yes, Chink Positive. The sacrifice, okay? Sacrifice means I give up something for something more valuable. Mm-hmm. Ibig sabihin, as you remain patient, when you sacrifice, alam mo namang may darating, that something, that's why you're sacrificing now, dahil may mas importanteng value sa buhay mo. Mm-hmm. No, so don't give up. Never give up, especially when you have trials and challenges, because you never know when the opportune time will come. Yung kairos moment mo. Yeah. No? Invite them sa ano, sa yung kunyari, magpe-preach ka mamaya, di ba? Yes, every week nagpe-preach ako, 9 a.m., 11 a.m. sa Victory Green Hills. That's a fourth floor ng V Mall. Meron po kaming pitong services every Sunday. Sa morning po ako. Si Chinkee minsan nasa hapon. Matutulog muna after Chink Positive bago po siya magsalita doon. Libre po ang kanyang ang church po doon. Oh, wala pong learning fee. Pag si Chinkee. Si Chinkee nagbabayad sa amin para makapag-preach po siya sa same time. Thank you very much. Thank you very much, marami. Thank you. Pastor Dennis. Yun na nga, nagpapasalamat tayo sa kanyang oras, panahon, at gising nyo ng sobrang aga for the program. Okay, abangan nyo siya later at 9 sa Victory. Yeah.